Halo, halo, everybody! Welcome ulit sa ating pong gawain, sa ating pagtuturo sa Reason for Being program, Doc Jaya Channel, sa ating Superminds University. Oo. Patuloy na magdi-discuss po tayo ng mga bagay-bagay na merong kaugnayan sa ating araw-araw na pamumuhay, araw-araw na mga pagkikilos, pagagalaw sa buhay natin. Kaya sinasabi ko nga na ang main thing talaga ay ang motion. Kasi lahat tayo nasa motion eh. Palagi ko sinasabi na hindi nagkaroon ng motion dahil may buhay, kung hindi nagkaroon ng buhay dahil may motion. Una muna yung movement, yung low mobility, gano'n. At patuloy na meron tayong mga pagkikilos, pagagalaw, mga aktibidades natin sa ating buhay habang tayo ay nandito sa ating katawan, sa ating katauhan. Kaya nagkaroon tayo ng mga pangunawa at pananaw at pangintindi, kumbaga, sa mga transliteration, sa mga transpiration, sa mga pagbabago sa ating paligid. Oo, kaya kapag nanonood tayo sa mga balita, kung ano-ano ang mga balita, di ba? At ang masasamang balita ay magandang balita para sa nagbabalita, kasi yun ang pinakabuod ng balita, na may pinatay, may nahulog, may nasagasan, may nasunog, gano'n. Yan ang balita na yun. Kasi kung walang gano'n, hindi balita. Kung lahat ay mga sinasabi ay mga mabubuting bagay, kumbaga, walang dating yun sa mga nakikinig. Pero kapag merong nasunog, may namatay, may nasagasaan, may nabangga, may binaril, kung ano-ano, yun ang mga balibalita. So, sa atin, ay bilang naman sa Pilipinas nangyayari yung mga patayan sa Amerika nga, mass killings, di ba? Kailan lang, no, last week, doon sa Tennessee. 7 ang patay. Saka 21 years old lang yata yung kamataan na pumatay. 25 years old ba yun? May mga ganun talaga. Saka, siyempre, yung mga napapahamak, ganun, kasama na doon sa mga fatalities, yung mga nalalaglag, kung mga na-face out, namamatay, which is actually not good, pero anything can happen kasi. Kaya yun na madalas na sinasabi ko, anything can happen. At it could happen to anyone, di ba? It could happen to me, it could happen to you, it could happen to everybody. Ganon. Kaya importante na yung ating existence ay ating nauunawaan. Kaya sabi ko nga sa Zoom call noong kahapon ba yun, na ang pagpapagaling ay hindi yung panahon na meron kang sakit. Hindi yung pagpapagaling yung panahon wala kang sakit, kasi mahirap magpapagaling kapag may sakit ka na. Of course, magpapagaling ka kapag may sakit ka. Yun naman tamang salita doon eh, papagaling kasi may sakit. Pero dapat habang wala kang sakit ay iwasan mo hindi magkasakit. Kaya yun nga ang sinasabi ko, walking, exercise, constant movement, water, ganon, nakakatulong talaga sa pagwawasa ng ating toxicity sa ating katawan. At saka yun ay nagbibuild ng ating immune system, kasi 72% ng sa ating katawan, water, di ba? Kaya kailangan ng water, nasa part ng katawan talaga yung water.
kaysa juice, gano'n. Kailangan din yun. Kasi may nutrients yung juice na yun, saka may chemical dala-dala. Pero dapat water. So, importante yung nakikita natin yung paggalaw, yung mga movements, yung mga pagkikilos, gano'n. Saka, ang buhay, ano eh, para siyang journey, para siyang biyahe, tuloy-tuloy siya. Araw-araw, gano'n. Nagdadagdag sa ano mo, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Hanggang sabitin mo yung birthday mo, gano'n. Tumanda ka na isang taon pa, tuloy-tuloy lang ang buhay, gano'n. At kumakain, at nagtatrabaho, tsaka nagninegosyo, nakikipag-usap, gano'n. Tuloy-tuloy yun. Habang ikaw ay may buhay. Kaya yun na, kuha ko nga yung kasabihan na ang buhay, patay buhay lang naman. Kasi kapag patay, nililibig. Pagkabuhay, mabubuhay ka. Kahit saan ka pa, kahit ano pa. Kalagayan kung buhay ka, talaga mabubuhay ka. Kahit natutulog ka pa sa bangketa, eh, di ba? Kahit na kung ano ang buhay mo. Eh. Single ka man, may asawa ka, may mga anak ka, gano'n gano'n. Kaya doon ang pinakapuhunan at yung buhay at kalakasan. Kagandahan ng katawan. O kasi napatay buhay lang naman ang buhay. Ngayon sa church natin, tuloy-tuloy na nag-worship tayo, tuloy-tuloy na tayo eh. Nagbibigay natin mga tithings, nagsusuport na sa gawain, gano'n. Tuloy-tuloy yung ating prayer, tuloy-tuloy yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Gano'n, tuloy-tuloy yun, di ba? Sa buhay-buhay natin. Pero main thing talaga, yung ating existence. Kaya gusto mong tukuyin sa atin ngayon, dito sa sharing ko sa inyo, yung pangangailangan. Ano ba ang mga pangangailangan? Di ba? Ano ba ang mga needs na pinaka-main thing na needs na para sa buhay ng tao? Yung pinaka-main thing ng need ng tao ay yung kanyang pagpapalawak, pagpapalago, pagpapaganda, pagpapahusay na kanyang pag-iisip. Ganon yung kanyang control sa kanyang emotion. Ganon, saka yung kanyang mga activities. Ayun ang mga pangangailangan. Una sa lahat na dapat lumawak yung iyong katawa. Kaya tayo, ng mga magulang, bibigay tayo instructions sa mga bata. Ganon. Habang mapasok sila sa eskwela, kapag sila ay 7 years old, 6 years old, 8 years old, nahatid natin sila sa eskwela, sinasamahan natin, ginag-guide natin sila. At now and then, nagbibigay tayo ng instruction, nagbibigay tayo ng pagbibigay ng pang-uunawa para naintindihan nila. Kasi may mga questions din ng mga bata, gano'n, bakit, gano'n. Kaya, ano, importante talaga na tayo ay merong pangunawa. Importante na meron tayong tamang pananaw, tamang paglago ng pag-iisip natin. Ganon, yun ang first need talaga na makita, maunawaan, saka yumabog yung ating understanding in everything. Ganon. So, pangalawa, yung pagpapalago ng isip. Pangalawa, ang pinaka-importante, yung naiintindihan mo ang mga pangyayari, naiintindihan mo ang mga movements, naiintindihan mo ang takbo, naiintindihan mo ang mama at papa mo, naiintindihan mo ang mga anak mo, naiintindihan mo lahat yung ano, so may fellowship ka, meron kang pangunawa na ano, importante. Pangatlo, which is the most important, ay yung magiging kahit ka. Maging good ka, maging mabuti ka, maging mabait ka, huwag kang salbahe, huwag kang pikon, huwag kang bagot, huwag kang inis, huwag kang mahirap kausap, gano'n. So, you let everything go, gano'n. Kapag merong problema dyan, gano'ng salita, gano'n i-discuss pa. Let it go. Kasi may mga bagay-bagay na nangyayaring gano'n. Ngayon, sa mga tao na involved, mga tao kailangan mong i-guide, then you try to guide. Gano'n. So, mga nagiging, ano tayo, parang
mentor sa isa't isa, nagiging blessing tayo sa isa't isa. Ganon. So, pinaka-importante talaga na dapat maintindihan natin yung kindness natin sa kayong goodness. Yung kababaan ng loob, ganon, yung kahinahunan, yung kabutihan. Yun, kinukultivate yun, yung kabutihan yun. So, number one, yung kailangan, pangunawa mo, ilalago, angat siya. Pangalawa, kinakailan may understanding ka sa mga nangyayari sa paligid. Pangatlo, tatrabahin mo yung relationship mo sa mga tao, sa mga magulang mo, lalo na sa mga bata. Tapos maging kind, maging good, magiging ano ka, mabuti. Tinatrabaho kasi yung kabutihan na yun dahil sa likas na yung tao, likas na yung galit, likas na yung kasamaan, likas na yung ano, yung nagre-react ka, likas na yun. Kumbaga programa na yun. Pero dapat meron kang rulership. Error-rule mo yun. Yung programa na yun, na gano'n, hayaan mo, let it go, gano'n, na hindi ka nakikipag. Argumental, kumbaga, hindi ka mahilig na nag-i-exchange ng hindi magandang mga salitaan, gano'n yung nangyayari kasi gano'n. So you have to be, you know, understanding in what is going on. So, tuloy-tuloy yan, buhay natin, patay buhay siya, ganon, araw-araw, body ay kinakailangan ang pagandahin para huwag magkasakit, ganon. So, meron ang panahon ng pagpapagaling ay yung panahon ng wala kang sakit. Kaya hintayin pa may sakit, tapos eh, baka hindi ka gumaling, tuloy-tuloy mo hospital ka, tuloy-tuloy na mawawala na yung buhay mo, di ba? So, yung katawan mo, as kasuhin, saka isip, bantay ng katawan, isip siya yung ano, saka yung pagtanaw, gano'n. Importante yon. So, itong sharing natin ay pwede natin may share din sa iba, pwede natin silang siyang mapapadala sa iba para makikita nila na importante yung naiintindihan nila na kailangan sa lahat, intindihan ng emotion, ang emotion ng dahilan ng buhay, hindi ang buhay ang dahilan ng emotion, o hindi ang dahilan, hindi buhay kaya may emotion, kung hindi emotion kaya may buhay. Galing mo na sa energy lahat, kaya nagkakabuhay tayo, galing sa Diyos tayo lahat. Yung energy at consciousness nga galing tayo doon. Dahil so nagkakaroon tayo ng katawan, ganon. So yan, nagkakaroon tayo ng katawan. So yung buhay natin ay patay buhay siya. Mga lahat ng mga bagay, maaaring mangyayari, may nangyayari, ganon. So si-share natin ang ganitong mga pag-iisip para mga tao ay makakaintindi na ang dapat talaga ay maging mabuti at saka tinatrabaho yung kabutihan. Kaya yung sinasabi ko nga, pagka-alikabok, kahit talagang nag-alikabok, pag pupunas sa alikabok, paglilinis, ay hindi ko sa tinatrabaho yun, di ba? Pero yung kasamaan, ano, yung pagdudumi, kusa yun. Kasi bahagi na yun ng program eh. Kaya kusa yung may kasamaan, mayroong inis, parang kusa yun. Pero pag natatrabahoin mo yun, dapat makikita mo na irurule mo yung mga inis mo. Let it go. Huwag kang makikipagtalo, huwag kang makikipag-argumento, huwag kang makikipag-away, gano'n. Kaya naturo ko yung takan, iwasan. Gamitin ang utak, kita kung anong nangyayari, tapos iwas. Iwas. Tsaka huwag magsalitaan, gano'n. Tsaka yung katotohanan, ngayon hindi naman kailangan sasabihin ng katotohanan. Dahil masakit ang katotohanan, hindi mo sasabihin sa isang tao, ikaw duleng, ikaw pangit, ikaw alam, huwag. Tago mo lahat. Masyaw, masama ang ugali mo, huwag. Huwag mong ipumukha kung baga. Kundi tago mo, tsaka maging mabuti ka, maging mabait ka. Hanggang dyan lang. So, may chill lang tayo ngayon. Salamat sa Diyos at pagpalain tayo ng Panginoon. Doc Jaya channel po, share, like, at saka comments, gano'n. I'm Dr. John on YouTube. Thank you po sa pakikinig. Amen. God bless.